Alam mo ba na may isang lugar sa Mexico kung saan ang mga tao ay umiinom ng 2 hanggang 3 litro ng Coke sa isang araw? Ginagawa nila itong substitute sa tubig, inaalay sa mga ritual at ginagamit sa panggagamot dahil meron daw itong kapangyarihan na nakakagaling ng kahit anumang sakit. Bakit ba napakalakas uminom ng Coke ng mga taga-Mexico? At talaga bang nakakagamot ng sakit ang Coke? Teka, ako ko! Sino uminom ng Coke? Ang bansang Mexico ay may pinakamataas na consumption ng Coca-Cola product sa buong mundo, partikular na sa Chiapas, tahanan ng mga pinakamalakas uminom ng Coke. Isa din ito sa mga mahirap na rehiyon sa Mexico. Kapag ikaw ay nasa Chiapas, ay para kang nasa teritoryo ng Coca-Cola dahil kahit saan ka tumingin ay naglipa na ang mga posters, billboards, trucks, pati na ilang bahay ay may pintura ng Coke sa mga pader. Sa Chiapas, ang bawat isang tao ay umiinom ng average 2.2 liters ng Coke sa isang araw. Yan ay base sa ginawang pag-aaral ng Chiapas Research Center noong 2019. At ang iba pa nga ay umiinom ng lampas 3 litro ng Coke sa isang araw. May 2 dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una, accessibility. Sa rehiyong ito ay mas marami ang supply ng Coke kaysa sa tubig. Sa kanilang mga tindahan ay mas marami kang makikita na naka-display na soft drinks kaysa sa bottled water. 2 rows of water, 4, 5, 6, 7, 8 rows of Coke. Sa kasalukuyan kasi, ang Mexico ay dumaranas ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Pangalawa, halos magkapareho lang ang presyo ng Coke at bottled water. Alam nating mas masarap ang Coke kaysa tubig, kaya mas pinipili ng mga residente ang Coke. Hindi kumpleto ang birthday, kasal at piyesta kung walang Coke na kasama. At hindi lang ito inumin. Ang iba ay nag-iimbak din ito dahil kapag nagigipit sila sa pera, ay maaari nila itong gamitin bilang pera at ipangpalit ng bigas at ibang produkto sa tindahan. Hindi rin epektibo ang ritual ng albularyo kung walang inaalay na Coke. Bukod sa insenso, kandila at manok, ay napaka-importante na dapat meron talagang Coke sa isang ritual. Nagugustuhan daw ito ng mga espiritu dahil ito'y matamis. Dito sa Pilipinas, sa Bukidnon, may ritual na tinatawag nilang pamuhat. Isang ritual upang magpasalamat o humingi ng pahintulot at gabay sa anitong si Magbabaya. Madalas ang inaalay ay alak, ngunit kagaya sa Mexico, minsan ay inaalay din dito sa atin ang Coke. Yun nga lang, sa Mexico ay walang alak. Coke lang talaga ang ginagamit nila dahil naniniwala sila na ang Coke mismo ay mayroong kapangyarihan na nakakapagaling ng mga sakit. Ngunit paano nga ba dumating sa puntong ito na parang mga addict na sila sa Coke? Para masagot natin yan, bumalik tayo sa 1960s kung saan nagsimula ang lahat. Sa taong ito, binigyan ng karapatan ng pamahalaan ng Mexico ang ilang leader ng mga katutubo na magkaroon ng control sa religious affairs ng estado. Kasama na dito ang control ng pahintulot sa distribusyon ng Coca-Cola. Ginamit nila ang kanilang katayuan bilang leader upang ipromote ang Coke at kumita ang kanilang negosyo. Malaki ang pagbabagong dinala ng Coke sa paniniwala ng mga katutubong manggagamot. Dati ay gumagamit pa ang mga albularyo ng traditional na alak na tinatawag nilang posh. Isa itong uri ng matapang na alak. Ngunit dumating ang panahon na ipinagbawal na ng simbahang katoliko ang paggamit ng alak sa mga seremonyas at ritual. Kasabay din ito ay ang pagdating sa rehiyon ng mga evangelical churches gaya ng Baptist at Adventist na hinikayat ang mga tao na tumigil na sa pag-inom ng alak. Ang kombinasyon na ito ang nag-udyok sa mga indigenous religious leaders na palitan ng Coke ang iniaalay nilang alak na posh.
Simula noon ay hindi nakukumpleto ang isang ritual kapag walang coke. Maging ang pozole na traditional energy drink ng mga magsasaka na gawa sa fermented na mais ay nawala na rin sa kanilang sistema. Ngayon, makikita mo ang mga magsasakang umaasa sa coke para sa kanilang maghapong pagtatrabaho. Ikaw kaasa, mahilig ka rin ba sa soft drink? Ilang bote naman ang iniinom mo sa isang araw? Pakishare po yan sa comment section. Dahil sa napakataas ng coke consumption sa Chiapas, ay hindi maitatago ang pagdami ng mga obese sa rehiyon. Mapabata man o matanda, ay makikita ang epekto ng sobrang pag-inom ng soft drink. At kasabay din ito ang pagtaas ng bilang ng mga taong may type 2 diabetes. Ang sakit na ito ay pangalawa sa dahilan ng pagkasawi ng libo-libong tao kasunod sa heart disease. Pinapaalalahanan din ang mga mamamayan tungkol sa epekto nito, ngunit marami sa kanila ang hindi naniniwala na nakakasama ito. Ayon pa sa isang manggagamot, ang sakit na diabetes ay dulot daw ng away sa pamilya, stress at galit sa kapwa. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga babala ay marami pa rin talaga ang hindi maiwasang uminom ng kanilang paboritong soft drink. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!